Magpipitong taon na tayo dito sa Saudi Arabia at napakarami na rin tayong taong mga nakasalamuha, lalong-lalo na nga yung ating mga naging katrabaho. Pero ako, masaya ako at totoo ako sa mga taong alam ko na totoo rin at may pagrespeto sa akin. Masaya ako kapag kasama sila, lalong-lalo na nga kapag ganito na ang pupuntahan namin ay kainan. Diyan kami talaga nagkakaroon ng bonding. Kagaya ngayon na nagkayayaan sa bagong tayo na McDonald's malapit lang dito sa aming accommodation para subukan ang kanilang masarap na burger with mushroom. So, ayan na nga, nandito kami sa Abu Bakr at kumain kami sa McDonald's. Ayan, kasama yung mga tropa. Kahirapan yung pagtawid dito. Grabe, ayan, malapit na. Alam nyo yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Saudi Arabia, mga buddy, ay yung higpit nung kanilang batas. Talaga naman, ano, napakahigpit. Pag nagkamali ka, nakagawa ka ng kasalanan, talagang may kalalagyan ka. Maging ito man ay mga capital crimes yung makomit mo or mga minor crimes lang, ay talagang matindi. Kaya ako to naisipang gawin. Although nakagawa na rin tayo ata ng isang vlog tungkol sa ano, sa decency law ng Saudi Arabia a few years ago. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan. Gusto ko lamang sabihin sa inyo, lalo na dun sa mga baguhan na OFW, na kailangan natin na irespeto kung ano yung batas ng Saudi Arabia. Ano ba yung mga kalimitan na nakukumit ng ating mga kababayan? Tandaan po natin palagi na nandito tayo sa bansa na to para bigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Yan po yung ating ano eh. Yan po yung ating goal. Mabigyan ng magandang future ang ating mga anak. Kaya kung meron po tayo na mga bagay na hindi pinagkakasunduan ng ating mga katrabaho, eh daanin po natin ito sa mahinahon. At kung pwede, kahit na sa isang healthy discussion lang, okay na. Pero huwag naman sana tayong umabot, mga buddy, na kung saan ay magkakaroon ng sakitan. Kasi kapag nangyari yan, sigurado may kalalagyan tayo. Ano? So nandito tayo ngayon sa ano, sa basketball court. At katatapos nga lang natin na maglakad kasama yung ating mga tropa, papakain tayo sa McDonald's. Okay, balik tayo. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Alam nyo, kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, iba yung pagpapasensya ang kailangan. Pero minsan talaga hindi natin mapigilan na magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Dahil na rin siguro napupuno na tayo at hindi na natin kayang tiisin kung ano man yung ginagawa nila. At kapag nagkaganon, hahantong tayo sa isang hindi magandang pagtatalo hanggang sa magkaroon ng sakitan. Yun po yung ating iwasan, mga kababayan. Hanggat maaari, magkaroon po tayo ng ano, ng pagpapasensya. Huwag po natin na idaan sa tapang, kasi hindi po obra yung tapang natin dito sa ibang bansa, lalo-lalo na dito sa Saudi Arabia. Kung magpapadala tayo sa ano, sa ating emosyon, ay anong mangyayari sa atin? So itong mga decency law na nabanggit natin, ito yung mga bagong batas noon na inimplement ng Saudi Arabia, mga maliliit lang na mga violation. Pero wag po nating baliwalaan ito. Ano pa ang kalimitan na nagiging offense, ano?
ano ba yung kalimitang nakakamit ng ating mga kababayan na krimen? Nandiyan na yung pagsusugal, pag-inom, minsan sa aksidente. Pero ang kalimitan ay ito nga ano, yung mga away, ano, suntukan. Yan po ang hindi natin dapat ano, hindi po natin dapat yan na bigyan ng pansin. Kasi once na nakasakit ka ng kapwa mo, lalo na kung ibang lahi ito, baka mangyari na mapasama yung ating paglagi dito sa Saudi. Iba yung pagpapasensya ang dapat natin gawin. Kung may mga hindi tayo napapagkasunduan ng mga bagay-bagay ng ating mga katrabaho, ng ating mga nakakasalamuha sa araw-araw, eh pag-usapan, ilabas niyo yung sama ng loob, walang problema yan. Okay lang yan na magmurahan kayo. Pero never kayo na dapat umabot sa magkakaroon ng suntukan. Kaya mapapansin ninyo mga buddy, ano, sa ibang mga lahi. Kasi may mga nakita na rin ako na nag-aaway talaga dito. Ano eh, hanggang sa ano lang sila, verbal lang yung kanilang ginagawa, no? Murahan lang sila na murahan. Eh halos nga magpalitan na sila ng mukha, magkadikit na yung mga mukha nila sa pagmumurahan. Pero yun lang ang ginagawa nila. Pero never na sila ay nagkakaroon ng suntukan kasi takot sila eh. Takot sila sa batas. Yun ang kagandahan dito. Ayaw nila na may masaktan sila o masaktan nila yung isa't isa. At kapag nangyari yun, eh kapag nagreklamo yung isa, oh, lalong-lalo na kapag nasugatan mo or na naduguan mo yung nakatalo mo na katrabaho. Pag nag-complain yan sa pulis, nako, may kalalagyan ka. Eh ang masakit nito, pag humingi ito ng compensation. Naalala ko nung ako'y nasa Jeddah, nagkaroon ng mainit na diskusyon yung isang Pakistani at saka itong isang Pilipino na foreman. So siguro hindi nagkaroon ng pagkakasundo at napikon talaga yung ano, yung Pilipino na foreman. So ang ginawa niya, nasuntok niya ngayon mga buddy itong Pakistani. Nako, alam nyo yung Pakistani, nakita ko, inuha agad yung camera, nag-selfie siya kasi may dugo siya dito eh, masuntok siya eh, nag-selfie siya at maya-maya nawala. After mga isang oras, bumalik, may kasama ng pulis, pinadampot na yung Pilipino na nakaaway niya. Kita nyo yon. So balita ko noon, humingi ng monetary compensation para lang wag na magkaso. Magkano yon? Bali, ang ano ko noon, mga nasa 7,000 ata, no? 7,000 riyal. So, sa ngayon, almost 100,000 plus na yon. O, kita nyo? Nagkapera na, no? Nasuntok, nagkapera na. Kaya po, ingatan po natin talaga. Hanggat maaari, iba yung pagpapasensya. Hindi po natin kailangan na, ano, na maging matapang dito sa abroad. Ha? Okay lang na, sige, kantsawan ka nila. Duwag ka pala eh. Huwag mo na lang silang labanan. Pero kung kita mo naman na talagang sasaktan ka, abay, sige, di lumabang ka. Pero hanggat maaari, huwag na huwag po niyong gagawin. Isipin na lang mang ninyo yung mga pamilya niyo sa Pilipinas kung gagawin niyo yan. Dahil lamang sa nasaling yung ego mo, papatulan mo na siya, di ba? Dapat nasa defensive lagi tayo. Ha? Defensive lang tayo. Kapag umatake siya, sige. Counter natin. Ganun lang. Basta nakahanda tayo kung ano man yung gawin niya. Yan po yung pinapayo ko po sa ating mga kababayan. Anong parusa na makakamit mo? Bubugbugin ka rin? Lalatiguhin ka rin siguro? So sa mga minor offense na ganyan? Eh masama nito, nilatigo ka na, tapos
magbabayad ka pa ng danyos doon sa nasaktan mo at madideport ka. Sayang. Eh kung nakasampung taong ka na dito sa Saudi Arabia, biruin nyo dahil lamang doon sa hindi nyo pinagkasunduan, dahil lamang doon sa init ng ulo mo, nasuntok mo yung kasama mo, eh 10 taong ka na nagtatrabaho, mababaliwala, no? Mapupunta sa wala yung pinaghirapan mo na 10 taon. Sayang. Kaya wag na wag nyong gagawin yan, mga buddy. Kaya ako, hanggat maaari, hanggat kaya ko, sige. Kailangan tiisin. Ha? Konti na lang eh. Konting panahon na lang ilalagay natin dito. Bakit pa tayo papatol? Ha? Bakit pa natin papatulan yung mga tao na ganyan? Pabayaan niyo siya. Magmura siya. Ano man ang gawin niya. Okay lang yan. As long na hindi kanila or hindi kanya sasaktan. Kaya ko to sinasabi sa inyo, mga buddy. Kaya ko to ipinaparating sa inyo, mga kababayan kong OFW. Lalo-lalo na doon sa mga bago na pupunta pa lang dito. Para maiwasan nyo na. Kung tayo po sa Pilipinas ay barumbado, kung tayo po sa Pilipinas ay basagulero, pagdating po dito, focus po tayo sa goal natin. Ha? Focus po tayo. Ito po para sa lahat ito, ha. Para sa lahat ito. Itong vlog na to. Baka sabihin na naman ang iba dyan, eh, pinatatamaan mo na naman ako eh. Hindi po. Ngayon, kung kayo po ay may ganunyang ugali at napanood nyo ito, baka naman pwede na mabago ko ng konti yung pananaw ninyo pagdating sa mga ganitong away-away. Kasi walang gagawin tong mabuti sa sarili nyo, walang gagawin tong mabuti para sa pamilya nyo. Ha? Focus lang tayo palagi sa goal natin. Ang mabigyan na magandang kinabukasan ng ating pamilya. Kapag nagpadala kayo sa init ng ulo, walang mangyayari. Okay, so nandun na tayo. Nagkaroon kayo ng mainitang diskusyon. Nagmura ka ng nagmura. Halos hindi makain ng aso yung mura mo. Ha? Papaano ako yung minumura mo eh hindi nakatiis? At binigyan ka ng isang matinding suntok sa mukha. O, di ba? Maaring maireklamo mo siya. Pero ikaw, maaring mag-suffer din. Maaring mapauwi ka rin. Di ba? So, sinong talo sa bagay na to? Kayong dalawa. Nung kasama mo. Kaya the best way, eh pag nagkaroon kayo ng sama ng loob, sige, okay lang yan. Tiis lang. Ha? Tiis lang. Huwag niyo masyadong dibdibin yung mga sinasabi. Tawanan niyo lang yan. Oh. After that, nailabas na yung mga sama ng loob ninyo, okay. Wala na. Di ba? Ganun lang. Iwas gusot. Iwas gulo. Tandaan po natin, hindi po nakakabawas ng pagkalalaki ang pag-iwas sa gulo, mga buddy. Hindi po nakakabawas ng pagkalalaki yan, tandaan po ninyo. Cool lang, ha? Cool. Kung may karong kailangan sabihin sa kasama mo, sige, sabihin mo, ilabas mo. Pero huwag po kayo na magpapadala sa init ng ulo. Okay? Yun lang po. Sana po may natutunan po kayo dito sa aking mga sinasabi. Dahil lalong-lalo na po sa mga ka-OFW natin dito sa Saudi, na napakahigpit po ng batas nila. Kaya irespeto po natin. Tayo po ay mga dayuhan dito. Kung tayo po mismo ang magbabiolate, saan po tayo pupunutin? Hindi po ba? Yun lang po, irespeto po natin ang batas ng Saudi Arabia para iwas gulo. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin noong isa kong nakilalang pulis dito. Siguro 2017 pa yon, 2 years pa lang ako dito. Natanong ko siya eh. Sabi niya sa akin, alam niyo, wala ka magiging problema dito sa Saudi Arabia. Basta sumunod ka lamang sa batas namin.